Sampung Abandonadong Lugar sa Buong Mundo, Part 2. Kumusta mga ka-Opawug? Welcome back sa panibagong episode ng Opawug TV. Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin kung ano at saan pa ang mga abandonadong lugar sa mundo. Marahil kung napanood mo na ang Part 1 ng video patungkol sa mga abandonadong lugar ay tiyak na magugustuhan mo ito. Maraming mga bayan, nayon, lungsod, at mga gusali sa mundo ang napabayaan dahil sa mga iba't ibang kadahilanan, katulad ng mga natural disaster at gera, kung kaya't ito'y naging isang paalala na lang para sa mga nakatira dito noon. Halina't isa-isahin natin ang mga abandonadong lugar sa mundo na talagang magtataka kayo kung bakit inabandon na ang mga ito. Number 10, Hutowan. Ang maliit na nayon na ito ng Hutowan ay dating tirahan ng mahigit 2,000 mangingisda, kabilang ang mga iba pang residente. Ngunit ito ay naabandon na noong 1990s. Ito ay matatagpuan sa northern side ng Shenzhen Island sa bansang China. Ang islang ito ay kabilang sa mahigit 400 isla ng Shenzhi Archipelago na may layong 40 milya sa Shanghai, China. Ang mga kadahilanan para sa tuluyang pag-abandona sa nayon ay ang problema sa edukasyon at paghahatid ng pagkain. Mula nang iwan ito ng mga residente, ay binalot na ng halaman ang mga dating tahanan. Sa kasalukuyan ay maraming nagpupuntang turista dito. Number 9, Burj Al Babas. Ang mga bahay na ito na may itsurang maliliit na kastilyo ay isang luxury housing development na matatagpuan malapit sa bayan ng Modurnu sa bansang Turkey. Ang kumpanya ay may planong magpatayo ng 732 na bahay. Ngunit out of 732 ay 587 lang ang natapos ipatayo. Sinimulan ang konstruksyon ng mga bahay na ito noong 2014. Ngunit matapos mabankrupt at kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya sa Turkey ay ang pagkaabandon na sa daan-daang bahay na ito. Maraming investor ang mga nag-drop out at sa pilitang tinigil ang konstruksyon dahil sa pagkakaroon ng utang ng kumpanya na umabot sa $20 million. Sino nga naman ba ang titira pa sa ganitong tahimik at nakakatakot na komunidad? Number 8, Bodie. Ang Bodie ay isang Wild West ghost town na matatagpuan sa silangan ng Sierra Nevada Mountains sa Mono County, California. Ang pag-usbong ng bayan na ito ay nagsimula noong 1876 kasabay ng pagkadiskubre ng ginto dito. Pagkaraan naman ng 1879, ang bayan na ito ay nagkaroon ng populasyon na humigit kumulang 10,000 at may halos 2,000 estruktura, kabilang ang mga bahay, simbahan, bars at hotel. Ngunit lumipas ang taong 1915 kung saan dumating ang panahon ng paghina ng bentahan ng ginto dito ay kasabay din ng pag-alisan ng mga residente dito noon. Pagkaraan ng 1920 ay tuluyan na itong inabandon na. Sa kasalukuyan, ang natira na lang dito ay ang 110 na estruktura na binibisita ng halos 200,000 turista bawat taon. Number 7, Akarmara. Ang Akarmara ay dating isang coal mining town. Ito ay parte ng distrito ng Tivercelli na matatagpuan sa Georgia. Mahigit sa 5,000 na tao ang nakatira sa nayon na ito noon. Hanggang noong 1970s at 1980s nang magsimulang isara ang mga minahan
at magsilikas ang mga nakatira dito dahil sa giyera, krisis sa ekonomiya, at ang pagbagsak ng USSR. Bago ang giyera, ang nayon na ito ay naglalaman ng community center at nursery school. Sa kasalukuyan ay may ilan-ilang locals na lang ang nagpasyang manatili sa lugar na ito. Subalit karamihan sa mga struktura dito ay tuluyan ng pinabayaan at inabandon na, kung saan ay nababalot na ni Inang Kalikasan. Number 6. Orador Surglan. Ito na siguro ang pinaka-nakakakilabot na ghost town sa ating listahan. Ang Orador Surglan ay isang village sa France. Ngunit nawasak sa kamay ng mga Germans noong 1944, kung saan ay kasalukuyan may World War II. Ang kwento sa likod ng maliit na nayon na ito, upang ito'y tuluyan masira at maabandon na, ay ang pagmasakor sa mahigit 642 na nakatira dito noon. Isa sa mga nakaligtas at nakasaksi sa malagim na nakaraan nito ay ang American soldier na si Raymond Murphy, na kung saan ay isinulat at inilahad niya ang buong nangyari sa lugar. Ang testimonya na kanyang ibinigay ay nakatulong upang magbigay hustisya sa mga biktima ng pag-atake matapos ang ilang dekada. Sa ngayon ay isa na itong permanenteng memorial site dahil sa pag-uutos ng naoy presidente ng France na si Charles de Gaulle, at makikita ang museo katabi ng makasaysayang lugar. Number 5. Calico. Ang Calico ay dating mining town sa San Bernardino County, California. Itinatag ito noong 1881 bilang isang silver mining town, at noong mid-1880s ay nagsilbi itong sentro ng California silver industry na dahilan para ito'y tirhan ng maraming tao, kung saan ay nagsimula silang magtayo ng mga gusali tulad ng post office, hotels, mga tindahan, at mga bars. Pagkaraan ng 1885, ang populasyon ng Calico ay umabot ng 1,200. At noong taong 1890 ay pumalo ang populasyon nito ng halos 3,500. Ngunit ang kaluwalhatian ng Calico ay sadyang panandalian lamang. At pagkaraan ng 1896, ang bentahan ng silver ay bumagsak dahilan ng pagsasara ng mga local mines at iba pang mga gusali tulad ng post office, kung kaya't ito'y inabandon na. Sa kasalukuyan ay maraming nagpupuntang turista dito. Number 4. Rugudi Vecchio. Ang makasaysayang abandoned hillside village na ito ng Rugudi ay matatagpuan sa Calabria, isang rehiyon sa timog na bahagi ng bansang Italy. Ngunit sa kasalukuyan ay isa na itong ghost town noon pang 1970s. Ang naging sanhi upang ito'y tuluyan maabandon na at hindi na matitirhan pa ay ang dalawang mapanirang pagbaha na nangyari sa Rugudi. Isa pa sa dahilan ay ang sobrang pag-ani ng mga troso sa lugar. Halos lahat ng nakatira sa village ay lumikas, at ang natira na lang ay ang mga sirasirang bahay na inaantay na lang na gumuho sa tabi ng ilog. Number 3. UFO Village. Ang Sanji UFO Houses, na kilala din bilang Sanji Pad Houses or Sanji Pad City, ay mga hindi natapos na pod-shaped buildings na matatagpuan sa Sanji District sa New Taipei, Taiwan. Sinimulan ang construction nito noong 1978 bilang isang vacation resort na parte ng Northern Coast katabi ng Tamsui. Subalit ang proyekto ay hindi natapos pagkaraan ng 3 taon dahil sa investment losses at mga aksidente, kung kaya't ito'y napabayaan.
Maraming mga turista naman ang nagpupunta dito dahil sa naiibang disenyo nito. Subalit ang mga mala UFO houses ay sinimulang i-demolish noong 2008 at paglipas ng 2010, tuluyan nang naubos ang mga UFO houses, kung saan ang lugar ay nasa proseso na upang gawin isang commercial seaside resort and water park. Marami ang spekulasyon na ang nasabing lugar ay may sumpa. Number 2, Kangbashi District. Habang ang karamihan sa ibang mga lungsod at gusali ay puno ng mga abalang tao sa kanilang mga trabaho at araw-araw na buhay, na kung saan ay hindi mahulugang karayom sa dami, ibahin mo ang pangalawa sa ating listahan, na kung saan ay isang ghost city. Ang Kangbashi District na matatagpuan sa Ordo City, China. Sinimulan ang konstruksyon ng mga gusali dito noong 2003. Ngunit sa kabila ng kakayahan nitong magkapasidad ng 300,000 na tao, ito ay nagkaroon lang ng populasyon na halos 15,000 as of 2010. At habang lumilipas ang panahon, ay kaunti lang ang nadadagdag dito sa kabila ng pagkakaroon nito ng madaming residential buildings, office skyscrapers at mga high-tech na pasilidad, na kung ikukumpara mo sa ibang syudad na maingay at puno ng mga tao, ito ay isang syudad na tahimik pa ring lugar na tirhan. Number 1, Derinkuyu Underground City. Ang Derinkuyu ay isang pinakamalaking underground city sa mundo na matatagpuan sa rehiyon ng Cappadocia sa bansang Turkey. Ito ay nabuo noon pang 18th century BC mula sa mga inukit na bato ng mga volcanic rock, kung saan ay pinaniniwalaang nagmula sa mga Phrygians, isang Indo-European people. Matapos naman ang populasyon ay naging Kristiyano, sa panahon ng mga Romano ay nagsimula silang magtatag ng mga kapilya sa ilalim ng lupa. Ito ay ginamit bilang protection mula sa mga Muslim Arabs noong panahon ng Arab-Byzantine period, na kung saan ay may lalim na aabot sa 250 feet na nakakonekta sa mga kalapit din na underground city. Sa kasalukuyan ay madami ang nagpupuntang turista dito upang masilayan ang makasaysayang lugar na ito. Grabe talaga ang nasaksihan natin sa episode na ito. Alin sa mga ito ang sakaling gusto mong mapuntahan? Ibahagi mo na sa comment section below. Kung bago ka pa sa ating channel, ay pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesante pa nating topics. Kung nagustuhan mo naman ang episode na ito, ay pindutin lang din ang like button. Maraming salamat, mga Kaupog TV!